Sa iba pang balita, timbog po ang tatlo umanong carnapper sa isang entrapment operation sa Maynila. Ang modus ng grupo, mag-arkila ng sasakyan at saka isasangla sa iba. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Huli sa entrapment operation kagabi, ang tatlong taong ito na nangarnap umano ng kotse. Kinilala ang mga suspect na sina Sheila Donesa, Jun Kiban at Glenn Natinga. Ayon sa may-ari ng kotse, noong Setyembre ay nirentahan ni Kiban ang kanilang sasakyan para gamiting service ng balikbayang pinsan na si Donesa. Family friend namin siya, si Mr. Jun Kiban. Kaya wala rin akong dokumento na masyadong hiningin dokumento sa kanya. Kasi nga tiwala nga kami na okay yung kotse sa kanya. Pero pagkatapos daw ng isang buwang palugit, hindi na ibalik ang kotse. Lagi raw nagdadahilan si Kiban para mapahaba pa ang palugit hanggang sa hindi na sila sumagot sa mga text at tawag ni Nahil. Nalaman na lang ng biktima na sinanla na pala ng mga suspect ang kanilang kotse nang puntahan sila ng pinagsanlaan nito. Hindi naman daw naisip ng pinagsanglaan na carnap ang kotse dahil tiwala siya kay Donesa na dating nangupahan sa apartment nila. Pero salip na tubusin ang kotse sa loob ng 10 araw, inabot na raw ito ng halos 2 buwan. Ang ginawa ko, pinuntahan ko yung address ng ORCR na hindi ko alam, peke pala. So pinuntahan ko yung address, nakita ko yung may-ari, yung magulang ng may-ari. Bali, doon ko nalaman na carnap pala yung sasakyan. Nakipag-coordinate na rin ako dito sa police. So yun, napagkasunduan na i-trap nga po sila. Napag-alaman ng mga biktima na isasanla pa uli ng mga suspect ang kotse sa isa pang individual. Nahuli ang mga suspect sa LRT Central Station. No comment ko dyan. Pakawalan nyo yun, magsasalita ako. Sino? Yung mataba na yun. Wala siyang kinalaman dito. Ang tinutukoy ni Donesa na sinatingga ay hindi na nagbigay ng pahayag. Nakuha mula sa mga suspect ang mga peking ORCR at ID. Nakumpiska rin ang peking lisensya ni Kiban. Nakasulat dito ang pangalan ng kanyang kapatid na isang opisyal ng pulisya. Iimbestigahan din daw ng Manila Police Anti-Carnapping Unit kung may kinalaman ba ang pulis na ito sa carnapping. Hindi pa nakukunan ng media ng panig ang naturang pulis. Naharap naman sa patong-patong na kaso ang tatlong suspect gaya ng swindling o estafa, use of falsified documents at paglabag sa revised penal code. Victoria Tulad, GMA News.